Ang mga sinimulan ng mga dakilang alagad ng sining ay ang mga piraso ng ating nakaraan na nagpapaalala sa ating kasalukuyan. Kung ano ang ating pinanggalingan at mga pinagtagumpayan bilang bayan. Ang pagdadakila at pagbibigay halaga sa mga ambag, sakripisyo at pag-ibig na ilinaan ng mga haligi ng ating kalinangan ay siyang susi at magsisilbing gabay sa kinabukasan ng ating kahusayan bilang isang bayan, bilang mga Filipinong mamamayan. Ating lingunin ng isang dakilang manlilingkod ng Filipinong sining, isang tunay na maharlika na naghahari sa puso ng Filipinong kultura, sagisag na mananatiling huwaran at nag-iisa, pambansang alagad ng sining, Lucrecia R. Casilag. Sa nakararami, kilala si Binibining Lucrecia Casilag bilang Tita King, isang palayo na tumatak di lamang sa kasaysayan ng Filipinong sining at kultura, kundi pati sa puso at alaala ng henehenerasyong mga artista sa bansa at sa buong mundo. Ang kanyang iba't ibang bahaging ginampanan bilang kompositor, guro, dalubhasang sining, pinuno, at tagapagtaguyod ng mga layunin at adhikaing pangkultura ay kanyang buong pusong pinaglingkuran at ng buong katapatan. Ang kanyang buhay na ipinagkaloob at pinagkaisa sa tungkulin ay hindi matatawaran at kailanman hindi malilimutan. Si Casilag, ang masasabi ko, siyang original Filipino music kasi ang music niya, pinagsama-sama niya yung more than 7,000 islands natin na tinawag na Pilipinas. If I may quote the book, she is an artist for the world who brings the East and West together. Ikatlo sa anim na anak ng mag-asawang Marshall Casilag Sr., isang respetado na distritong enhinyero at Asuncion Roses, guro at violinista solfeggio, si Lucrecia Casilag ay isinilang noong 31 ng Agosto taong 1918 sa San Fernando, La Union. Lumaki sa tahanang may pagpapahalaga sa talino at talento, natural na nalinang ang kakayahan ng mga magkakapatid sa larangan ng sining at akademiko. Noong sila ay maliliit pa at sa family nila ay meron silang rondalya at si Tita King ang gitarista. Silang lahat ay pinag-aral ng musika ng kanyang ina at tinuruan silang magpiano at solfeggio hanggang sa ito na nga ang kanyang napiling career. When she was composing, it was usually she does it early morning madaling araw siguro mga 1 or 2 a.m. Then I would hear her on the piano, tung 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 nga. So, yun sabi ko, naku, nagko-compose si Tita King. Nagtapos ng elementarya bilang valedictorian sa Paco Catholic School at sa mataas na paaralan ng Philippine Women's University. Siya ay nagtapos ng bachelor sa sining bilang cum laude sa parehong pamantasan habang kanyang kinukuha ang kanyang music teacher's diploma, major in piano, sa kolehiyo ng St. Scholastica. Sa Paco, dun siya nag-elementary. Pero sa music education niya, she is always proud to say that she got her music education from St. Scholastica's College. And, St. Scholastica's College is the first to open a music program in the Philippines. At bilang isang outstanding student, ang kanyang mga sinulat ay tinatanghal sa aming annual St. Cecilia's Concert. At si Tita King po ay isang suki pagdating sa pagsulat ng orihinal na musika. Kaya yung mga naririnig natin sa ibang lugar, halimbawa ng CCP, ay nasubukan na dito sa St. Scholastica. Lucrecia Casilag, while she was finishing her AB English degree at Philippine Women's, she was also finishing her piano performance degree. And I don't know if there's even a Filipino pianist
who performed Beethoven's Hammerklavier Sonata. This is a gigantic work at the age of 18. Hindi maikakaila ang talento ni Lucrecio Casilag sa musika, lalo na bilang kompositor. Sa rekomendasyon ng kanyang dekana na si Felicing Tirona, siya ay nagpatuloy sa pagdadalubhasa ng pag-aaral sa komposisyon sa labas ng bansa. Sa ilalim ng Fulbright Scholarship Grant na ginawad ng Eastman School of Music University in Rochester, nakamit ni Lucrecio Casilag ang kanyang Master of Music degree, Major in Music Theory and Composition. Bukod dito, siya rin ay ginawaran ng mga honorary doctorate degrees ng Centro Escolar University, Philippine Women's University, at St. John's University, New York. Nung nasa Eastman siya, sinasabi niya na siya ay naging assistant music theory professor doon. At kinukwento rin niya yung kanyang mga experiences sa kanyang teacher sa composition na si Dr. Wayne Barlow. The early style of Casilag is highly influenced by French Romantic music, Impressionism in particular, no? Bago siya lumipad patungo sa Eastman School of Music sa New York. After that, ay nagbago ang kanyang estilo. At pinagsama niya kung ano ang kanyang nasa damdamin niya at kung ano ang napag-aralan niya dito sa kanyang eksperyensya bilang isang manunulat ng musika o kompositor. And then, siguro mga 19 late 50s, and then onwards, na-discover niya na yung Asian aesthetics. Hinalo niya yung kanyang Western background at saka yung Asian elements, Filipino elements. Niluto niya yon at yun yung tinatawag niya na East-West style. Nung panahon nung gera, nagtayo siya ng Philippine Conservatory of Music kasama ang kanyang yung dean dati, si Dean Felicing Tirona. Naging mentor din ni Tita King yon. Paham sa larangan ng kultura at respetadong pinuno, gayon din ang pagpapahalaga para kay Binibining Lucrecio Casilag sa akademya. Ang kanyang mga naiambag para sa pagpapatatag ng musika at ang kultura sa kabuuay, pinagtibay at mas pinaglalim. Kanya iniangkla sa larangan ng edukasyon, ang pagsisinop at preserbasyon, pagsasaliksik at pagsusuri ng mga pag-aaral na may kinalaman sa kalinangan ng bayan. Even the current UP Music Dean, no, si Dean Vern de la Peña, he mentioned that it was Casilag who paved the way for Jose Maceda to be an ethnomusicologist. Dinala ni Casilag si Maceda sa Mindoro at doon nagsimula, nag-research sila ng music. In fact, in 1946, when after the war, Casilag first taught at the UP Conservatory of Music. She encouraged her students to collect music instruments, collect their folk songs. Ang pagsubok siguro ay yung tinatawag niya na Dhaka experience. Dhaka kasi sa Pakistan ito. It was in the 1950s or 60s, and then na-invite sila na mag-present isang cultural presentation. Bawat bansa sa Asia ay nandun at sila ang delegasyon mula sa Pilipinas. Now, nung sila na ang magpe-perform, ay nag-request siya ng piano. So sabi ng mga organizer, walang piano dito. Dahil ang piano ay isang Western instrument, it's not an Asian instrument. So, after no experience na yun, ito ay isang parang enlightenment sa kanya na oo nga naman, kailangan tayong Pilipino, meron tayong sarili natin na instrumento or sarili nating identity. Pag tayo ay nagre-represent ng bansa natin, ito ang nag-udyok sa kanya para saliksikin ang Philippine music, ang Asian music. Noon pa man, nasa diwa o damdamin na niya ang katutubo. At hindi siya nakukontento sa kanyang kaalamang natutuhan sa kanluran. Kung kaya, ang ginagawa niya, pinaglalangkap niya ito. Kumbaga, bilang pambansang alagad ng sining, sa tingin ko, ito ang kanyang ambag.
sa musikang Filipino, sa musikang pandaigdig. Ang kanyang talino at talento na malalim na nagliliwanag sa disiplina at dedikasyon ay ilan lamang sa kanyang mga katangian na tunay na kahanga-hanga. Bukod sa larangan ng akademya, gayon din ang pagtangi sa kanyang kakayahan bilang administrador at pinuno. I knew her later as a dean of the College of Music because I enrolled to get my degree. And that was when I saw her. Actually, she looked so stern and so impossible to reach. When later on, when I got to know her much later, she was as crazy as we were with Zenas Lozada. Noon yan, pag nakikita ko, lagi akong ilag kasi akala ko napakataray. Pero nung tinugtog ko yung divertissement, I saw that she was so human, so normal, so regular. And from then on, she kept on calling me na because madali akong hilahin to perform. And her music, I find it so interesting kasi iba-iba. She made our trips at Bayanihan not only professionally and musically of that standard, because she had put together this all the music of the Philippines. She had put it and integrated it into this mind-blowing program that the Bayanihan brought out in 1958. So she was responsible for the musical research. Matindi ang research niya sa mga tribal instrumentation, folk, mga rondalya, hawak niya yung lahat. Nagawa niya ng composition aside from her modern abstract music. She has some works that are also understandable, mga romantic, pero her works are deep. Kailangan maintindihan talaga. Kaya, ano yan, it will go through times. Kinover niya yung lahat, so I'm not surprised that she became the first lady of Filipino music. Ang kanyang mahabang panahon ng panunungkulan bilang direktor pangsining ng pangunahing institusyong pangkalinangan ng bansa ay pinagsilbihan ng labis-labis na puso, panahon at katapatan ang sentrong pangkultura ng Pilipinas na siyang naging tahanan at konkretong muhon ng Filipinong kasiningan at kagalingan. Kapag nababanggit ang pangalang Lucresa Casilag, ang unang sumasagi sa isip natin ay Cultural Center of the Philippines. Pero noon daw nga siya ang presidente ng CCP. Has her achievements in CCP basically instrumental to the rise of CCP as the premier arts institution in the country and Southeast Asia. And she built up this institution from the time of its inception, was inaugurated because she was part of the planning team up to 1986. That was how long she worked here. She gave prominence to the CCP in the international art scene. Even as she was president of the Cultural Center, artistic director at some point, she proofread everything that was to come out of. So I've taken that very seriously because it's the image of your company that she safeguarded. That's, I think, taking it very seriously to make sure that what comes out is exactly what is the best that you can bring out. And she organized a lot of things, events, and for that, and I think she was trusted by Mrs. Marcos to really do the artistic direction of CCP. And really, at around that time when she was the artistic director, world-class talents came and performed. Higit pa rito, siya'y naghawa ng landas at lumikha ng isang matibay na huwaran para sa mga educational na institusyon kung paano dapat pinangangalagaan ang mga salik na nagpapaunlad sa pinakadiwa, di lamang ng kultura, kundi pati sa tunay na pagkatuto. Di lamang ng isang individual, kundi pati ng bayan sa pamamagitan ng kultura. Sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa, napunta sila sa Interlaken. At ito ang ginawa nilang parang modelo para magkaroon ng kagaya nito sa Pilipinas. At kinalauna noong 1977,
itinatag nga yung Philippine High School for the Arts doon mismo sa National Arts Center sa Mount Makiling sa Los Baños. At ang opisina po ng Tita King naman ay nasa Cultural Center dito sa Maynila. Kumbaga't masasabi ko na maraming pawis at dugo ang dinanak ni Tita King sa simula pa lang sa pagbuo ng Philippine Center for the Arts sa bundok Makiling. Pagkatapos naman ay ang pagpapangisiwa at pagtaguyod dito ay isa ring napakahirap na nagawain. Nung nagbabalik gunita nga ang mga alumni, kung ano ba ang nagawa talaga ng Philippine High School for the Arts, hindi yung mga individual na nagsipagtapos sa PSSA, kundi ang nagawa ng institusyong ito ay ang ambag sa ngalan ng edukasyong pansining. PSSA, sa tulong ni Tita King, ang nagpasimula na parang professionalization ng art education. Hindi lamang siya nakontento sa pagtugtog, paglikha, kundi magbahagi. At napakahalaga nun, no? Yung pagiging artist slash educator ng isang alagad ng sining. Tinaguri ang unang ginang ng Filipinong musika, si Binibining Lucrecia Casilag. Si Binibining Lucrecia Casilag ay isang tunay na henyo sa kanyang larangan. Ang kanyang daang-daang komposisyon, di lamang ng malawak na kahusayang pangmusika, ito rin ay koleksyon ng kanyang malawak na karanasan bilang artista, malalim na pag-unawa at pagmamahal sa kanyang sining at walang hanggang pagtuklas sa potensyal at posibilidad ng Filipinong kalinangan. Ang pinakatumatak sa isip ko ay ang divertisement o divertismento para sa piano at orchestra. Kasi high school pa lang ako noon ay napapanood ko na ang Ballet Philippines na sinasayaw nila ang musikang ito. At kahit makinig ka lang sa musika ay meron ng mensahe ito na maganda ang musika ng mga Asyano, maganda ang musika ng ating bansa, Pilipinas. Tapos pag sinabayan pa ito ng sayaw ay nagkakaroon pa ng mas espesyal na kahalagahan ang kanang musika. She composed it pa in 1960 eh. And then it was premiered by the Manila Symphony Orchestra. Yeah, diba? That's our favorite. Your favorite too? Yeah, it's one of my favorites. May kita mo, how did she blend that na iba-iba, may gong, different kinds of gong, may mga kubing, mga different percussion instruments, even the voices of the people na mga ganun. She's able to include it in her composition. And when you listen to it, it's very alive. Tutugtog yung soloist, ba biglang yung kulintang pala at yung tinutugtog na rhythm, singkil rhythm. So, pagdating sa concert stage, sabi nga ng mga taga Philippine Philharmonic Orchestra, nung nag-tour sila sa Europe, yung composition ni Casilag ang pinalakpakan. Kasi sabi na, hey, this is Filipino. Sa Ang Sultan, kumbaga. No? So, ito yung palagay ko pinakakilala na para sa akin, dahil napapanood ko noon yung performances na ito sa CCP. Na may kasamang orchestra at may mga indigenous Filipino instruments. So one of the more successful ones was a choreography by Henry Caringal called Ang Sultan, which I think is one of the gems of Philippine dance repertoires. For Ang Sultan. And so, memoryado ko yan from beginning to end. Yung note for note. In all my choreographic works. She played a very important role in many of them. So we collaborated musically with Amada. We collaborated together on a piece called Bayanihan Remembered. So Tita King and I worked on that. We worked on many other things. Favorite ko actually yung Philippine scenes. These are sketches of Philippine folk songs. The orchestra is suddenly singing. Wala pang composer sa buong mundo ang napaisip nun. Actually, hindi lang singing. Yung parang may part sa huli na parang nag-uusap-usap yung orchestra. Ganon. Isa sa mga pyesa na natugtog ko na kay Tita King, yung Ecology. Meron kasi siyang series of piece, ang tawag ay Ecology, na kinocombine yung
different kinds of instrument na Western at saka Philippine. For me, it's a very, very nice experience kasi parang ang sarap mag-perform. Kasi kakaiba siya eh. Kapag narinig mo yung ecology, kakaiba siya. Kasi nga, nature sounds, indigenous sounds, Western sounds, so gano'n. She has around 7. At oh, ito yung pinaka-interesting. Kasi may choir, tapos yung mga iba-ibang bote, at na iba-iba syempre yung tubig na nakalagay sa bote na yun para iba-ibang pitches, no? Tapos, bakit kaya ecology? Kasi she was an environmentalist. So, syempre, yung pagmamahal natin sa nature ay she was able to express it through music. Ang number one advocacy namin nun ay, sabi nga ni Tito Ubet, kayo ang mga artists for the environment. Weekly, maraming iba-ibang nagtutugtugan, pero ang pinaka-pinaka-cool sa ginawa ni Tita King ay nag-compose siya ng rap. Ang basura, bow. Yun. Tapos linagyan niya, ang kagandahan kay Tita King, yung rap na yon ginawa niyang talagang Pinoy na ginigyan niya ng ethnic instruments na doon nakilala si Tita King eh. Tapos siya mismo ang nag-rap, ang basura. Actually, her first music theater was also my first. The Larawan ng Kababaihan, Maskara at Mukha. See, that was my first music theater piece where I cast myself as Sisa. And then her last was also mine and hers. This one is so Asian that we staged it Asian style talaga. The musicians who played the composition were her musicians at the Philippine Women's University, the Asian and Song. Si Tita King hindi lang sa as a music composer. In fact, sa larangan ng teatro, marami siyang collaborations with Rolando Tino. Sa larangan ng sine, yung Waywaya by F. Chunil Jose, no? And then directed by Lamberto Avellana, ang gumawa ng music, si Kasilag. You know, I just saw the movie Waya. I went there principally to see what the music she provided, scoring. Oh my gosh, she was already using all this kalimbang, as the first lady used to call it, mga kalimbang. Sa larangan ng poetry, syempre, no, kay Rio Alma, merong isang composition na for choir, Kung Maaari Sana. Jose Garcia Villa, reading of the poem, ginawa ni Tita King collaboration with her music. Ang kanyang mga pinangungunahang programa sa loob at labas ng bansa para sa pagpapalawig ng sining at kultura at pagtataguyod ng mga makabuluhang layunin ay tunay na lumikha ng bantayog na ehemplo ng isang magaling na pinuno at kulturang bisyonaryo. Isang ehemplong ipinamalas ni Binibining Lucrecia Kasilag. Nakakatuwa ang career ni Tita King kasi she is beyond politics. Okay? Nakilala siya ng mga tao, akala ng mga tao na dahil kay Imelda Marcos, kaya siya naging sikat. Pero actually, hindi totoo yun. Kasi before Imelda Marcos, sikat na siya. One time, ewan ko kung bakit hiningi ko ito. Hiningi ko sa kanya yung kanyang CV. And her secretary gave me her CV, ganyang kakapal. Ay, sabi ko, bakit ganito kakapal naman ito? My God, ang dami-dami niyang organizations. She was president of this, secretary general of this. Not only here in the Philippines, but also abroad. In fact, vice president na siya ng International Society for Music Education. She already founded the Asian Composers League. In fact, the League of Filipino Composers, she was president for more than 50 years. Yeah. And din sa brand of excellence, no? Siguro yung pag-uwi niya from Eastman, from the States, I guess she inspired a lot of Filipino musicians also. And the fact that she gained respect sa mga Filipino composers. And di ba nabanggit ni Jonathan na she was the president of the Filipino League of Filipino Composers for so many years.
Asian Composers League, Piano Teachers Guild of the Philippines. She made friends with international musicians also. So she also became internationally known, not just here. Her greatest contribution also is she organized the Asian League of Composers. Before that, wala. And because of that organization, all these Asian composers, the budding ones, were given a chance to compose and have their works performed. One of her pet projects is Namsha. So it's really training and discovery, training, nurturing of young Filipino musical artists, which I think, because it's still alive now and doing well, is one of her great legacies. Her advocacy is linkages with our neighbors. In Asia, in Southeast Asia, etc. And she spearheaded those. And she was very well respected in the Asian music and art scene. At sa kabila ng kanyang malayong narating, ay isang mapagkumbabang tao na mapagbigay di lamang sa kanyang talento at talino, gayon din ang kanyang panahon at malasakit. Isang itinuturing na kaibigan at ina ng marami. A loving and lovable artist, music artist. Parang ako noon natuwa sa kanya. So parang gusto ko siyang i-hug noon. Kaso masyado siya mataas. So hindi ko siya ma-hug. Friendship with her was three stages. First as a scared, cowering student, you know. And then the second phase, I was her experimental singer. I was her guinea pig. She tried all this contemporary modern. And then the third stage was when we were practically contemporaries, where she was already kind of deaf. She started to get deaf. And she could still see, but just blurred. And then I became much older than she was, taking care of her. She couldn't see anymore. She could barely pronounce the words that she would want to say. But that's when she composed the last opera. Ay, she's very helpful. Pagka nakikita niya, when it comes to studies, pag pinakikita niya may talent, gusto niya i-hone yun hanggang tumubo ang talent, kailangan palalabasin. Tita King is one of the women who has been a great model and a great inspiration for me in my life. I first met her as a young girl running up and down what was then called College of Music and Arts. In a way, she continued my learning experience from my mother and my father, but I have these strong women, prominent women in my life, and Tita King, I would say, would be the second one to my mother. As I heard it from Fides, actually, and from other musicians, she's very motherly. Hindi siya masyadong nagagalit. Magagalit lang siya talaga kung puno na ang salo, parang ganon. Pero usually, she just explains things, and she doesn't shout, she doesn't scream. She's very calm. Nakita ko po na siya po ay very generous pagdating sa artists. At sabi niya, gawin mo ang lahat para maging proud kami sa inyo. So ganun po, malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ng artistang Pilipino. At isa pang binili niya sa amin na kahit na po ang inaaral namin ay Western o pangkanduranin na musika, sabi niya, huwag mong kakalimutan ang sarili nating musika. Una ko siyang nakita, nasa stage ako ng Rizal, sa Rizal Park, yung concert at the park yata yun. Tumutugtog kami, andun yung gongs namin, andun yung Joey Ayala at ang bagong lumad. Kapaa kami, ganyan. And then it started to rain. So the people started to leave. Tapos, pagtingin ko sa audience, may isang tao na hindi umaalis. Nakapayong, nakapikit, nakaganyan, gumaganyan-ganyan. Sino kaya yun? Salaman ko later, si Tita King. Ano siya, para siyang na-hypnotize. Saka ganyan lang siya. Uulan, lakas na ng ulan. Tao, wala ng tao. Yung kalahati ng entablado, basang-basa na. Pero may tao doon na hindi umaalis. Di kami nag-usap noon, but just knowing that she did not leave even during the rain,
One characteristic of Tita King that if you see Tita King wearing the certain color of the day, then you would know what day it was. Because she kept to a schedule of wearing different colors depending on the day. Kasi sabi niya, she believed that every day has some kind of cosmic thingy that vibrates with a certain color, no? Because there were times that Tita King would come with us out of town. So we'd go to 100 islands, and then mamaya-maya nandun na yan sa beach, kukuha ng bato. Tok, 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 tok. Kasahanap ng ibang bato. Tok, tok, tok. Parang yun pala, she was trying to listen to the different sounds of the rocks, of the stones. So ganun siya, she finds music everywhere she goes. And she would collect those stones. And not just stones, the shells. Actually, Tita King was an avid collector of stuff. Anything and everything. She would have bato-bato, she would even collect chicken wishbones. You know the chicken? Wishbones. She would collect those and put them in a container. Naku, ang dami-dami. She was a pack rat. Hindi nila alam, matakaw si Tita King. I'm sure even her nieces and nephews, no, they know that mahilig sa ice cream, mahilig sa putanesca. Sa napakaraming buhay at pusong kanyang natimo, mapasa kanyang musika at panunungkulan ay tunay na di matutumbasan ang kanyang kadakilaan ng mga parangal, pagkilala, gawat, na natanggap ni Binibining Lucrecia Casilag sa kanyang buhay. Noong mga 1960s, inawardan siya ng 2 beses ng Republic Cultural Heritage Award sa kanyang obra na ang title ay Misang Pilipino at Toccata for Percussion and Winds. So ito ay ginawad sa kanya bilang pagkilala na isang magaling na kompositor na Filipino. In the 1990s, specifically in 1993, she was awarded by UNESCO the International Artist Award. So, kasama niya dito sila Rostropovich, sila Jose Carreras, and she is the only Filipino na binigyan ng award na to. Mula sa malawak na oktaba ng damdaming kanyang malikhaing naisalin sa mga nota ng kanyang mga obra, mga katutubong ugat at kasaysayan na malinaw na ikinukwento sa bawat tinig, tono at tunog ng kanyang musikang pinanday, bawat kulturang layunin at adhikain pinagkampyunan, ipinaglaban at itinaguyod, pagbubukas ng pintuan para sa Filipinong galing upang ito'y maisama pa sa sining ng mundo at paglalapit ng sining at kultura sa bawat Filipino. Ang buhay ni Binibining Lucrecia Casilag ay kanyang inialay ng buong buo at buong puso. She is not after whatever monetary consideration there is, no, for her compositions. And she's very open to sharing her work with anyone, and she's not after the fame or the glory. And I believe that she knows that it's a God-given talent that she wants to give back to the people, especially the Filipino people, especially when it comes to the ethnic and her cultural creations. Kasi it's something that she wants the world to learn about. The richness of Philippine music, the richness of the different ethnic instruments. Kaya lang nga, unfortunately ngayon, I think medyo nawawala eh. But lately, with this centennial celebrations, I feel it's gaining ground, the appreciation for ethnic music. Definitely nahanap ni Tita King ang Filipino-Asian ang Filipino identity. Bakit? Kasi hindi lamang siya nag-compose para lang sa music instruments.
in-explore niya ang world of dance, in-explore niya ang world of theater, in-explore niya ang Filipino literature, in-explore niya even the world of visual arts, and all the art fields, even in film. She definitely explored everything that's Filipino, even in our own ethnic and indigenous folk art. Well, she gave us that wealth, that amazing wealth of her musical compositions, but she also put the Philippines on the map, because she was very well respected all over the world, but especially in Asia. She was always somebody that musicologists, composers, musicians looked up to. Mahalin mo yung gamitin mo, mahalin mo, pakinggan mo, enjoy what you have, and then teach. Because that is a way to get respect, a way to save your life, is to be known as a teacher. Yung halaga ka sa komunidad. Pero ang naririnig ko kay Tita King, pulso ng mga katutubong tunog. Pioneer siya. Siya ang nagbigay daan upang kilalanin natin ating sariling musika at isama dito ang ating napag-aralan sa kung saan mang bansa tayo nagpakadalubhasa. At pinapakita niya na ang ating musika ay pwedeng makipagtagisan sa musika ng ibang mga bansa, na dapat ito ay ating ipagmalaki. Unang-una, siya ang nagmulat sa atin, especially sa younger generation, sa kamalayan sa Philippine-Asian music, kung saan ang bansa natin ay talagang mas dominating ang Western tradition. Isa siya sa mga vanguards or pioneers ng kultura natin. I think the reason why I resonate more to Lucrecia is because of her Asian-ness. Kumbaga, single-handedly, she carved or she trailed or blazed a path that was never passed before or that has never been there. And for that matter, it's so admirable because she's a woman, she's a Filipina musician, and actually the first Filipina musician at that. She was funny, she was crazy, she was very talented. She knew, she had a lot of focus, she knew where she wanted to go, because she was one of the first to go into really Asian, Southeast Asian mode. Kagulat-gulat na dekada 50, dekada 60, dekada 70, yung pananaw niya, maaaring siya lang nag-iisip o kakaunti lamang sila nung panahon nung nakagaya niya. At nung pagkaraan ngayon sa panahon natin, maririnig natin, aba, nagawa na pala yon ng mga Lucrecia Casilag. Sa mundo ng Filipinong sining na kanyang tunay na pinagharian, kanyang binigyan ng malalim na kahulugan ang salitang paglilingkod, ang kanyang ehemplo na matagumpay na nagsakatuparan sa tunay na ibig sabihin ng katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Binibining Lucrecia R. Casilag, inspirasyon ng kalinangang Filipino, pambansang alagad ng sining sa musika. Sa gisang kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao saan man mag
maangat ang galing habang buhay Filipino. Sandang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng iwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ako'y makadiyos, ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makaraning, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Filipino. Kami ang lahing kayo manggi mula sa bukhaw na langit at dagat. Mula sa pulang anim mo'y dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapan na sumisigaw, yan ang Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, o sadyang binuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang kalayaan. Pinupuri ang katapangan, kapanganakan, pag-isang bibig. Pagbalik bayan o talino ng tatagisan.